Magandang araw mga kasabong. Nandito na naman tayo sa Ebra Brothers Game Time. 5 days before ang laban. Ngayon po ay nag-umpisa na kami ng cargo loading dito sa aming conditioning camp. Tayo po ay may dalawang entries na binubuo. Dalawang entries na tig-anim. So, total of 12 na stags. Tapos, may dalawa tayong reserve na iahanda. Kung sakali mang magkaroon ng problema yung ating mga naka-line up, meron tayong kamali. So nga ba yung cargo loading na tinatawag? Para sa amin, ito yung stage na isa sa pinaka-importante na stage pagdating sa paghahanda ng manok, kasi ito yung panahon ng pahinga nila. Dito mo ma-check kung gumana or magkaroon ng improvement yung kanilang mga katawan sa panahon ng training, kasi yung mga panahon ng training more on exercises, pagpapalaki ng katawan, pagpapakapal ng muscle, pagbibigay ng activeness nila sa workout, leg exercise, wing exercise, sparring exercises, yan. Nandiyan na yung pagbibigay natin ng minimal na sparring sessions para matuto sila sa iba-ibang kulay. Tapos, binibigyan din natin sila ng mga extra supplements for muscle enhancement at kung ano-ano pa. Bakit mahalaga mas mahabang pahinga para sa mga stags? Yan po ay ang dahilan niyan ay upang magkaroon sila ng mas mahabang time para mag-heal or para makarecover sa stress na dinanas nila during the time ng conditioning, which is sa preterm stage pa lang inuumpisahan na natin na i-correct yung mga routines nila. Tinuturuan natin sila sa mga routines, sa pakaskasan, sa playpens, sa sparring sessions, o kung ano man na mga extracurricular activities nila para mabawasan naman yung mga build-up ng mga taba sa kanilang mga katawan. Sila ay binigyan namin ng 7 days na pahinga galing sa training, kasi ang stags ay alam naman nating lahat na mas prone sa stress at mas mahirap silang i-handle kumpara sa mga cocks. So, dapat bibigyan talaga sila ng time na makapag-heal kung ano man yung mga muscles, ligaments nila na medyo na-turn out nung panahon ng training. Tapos, gagawan natin ng paraan na maging gradual yung kanilang pag-re-recover para hindi naman mabigla yung cycle ng recovery nila. Paano ba ang sistema ng pagka-cargo loading? Ang sistema ng aming pagka-cargo loading dito sa EBGF conditioning camp ay gradual. Ibig sabihin, padami ng padami ang mais or cracked corn or carbohydrates na inilalagay namin sa kanilang pagkain habang lumalapit yung laban. Ang aming gradual na pagka-cargo loading ay nag-uumpisa mula 25% 75% cracked corn ratio sa original na conditioning mix. Tapos the next day, 4 days before fight, ay 50-50, 50% ng cracked corn, tapos 50% ng original feed conditioning mix. Tapos the next day, 3 days before fight, 75-25,
75% corn, 25% original mix. Tapos day before fight, which is nagiging 90% corn and 10% ang original mix. Sa araw naman ng laban, kami ay 100% truck corn na kami. Kung magbigay man kami ng ibang ingredients, yun ay ang boiled egg white at saka white oats at saka gatas lang, pambasa or binder. Nai-imagine mo ba kung gano'ng kadaming energy ang naipasok natin sa katawan ng ating mga manok mula 5 days before fight hanggang araw ng laban? Abangan nyo guys ang ating mga updates sa mga susunod pang mga araw habang lumalapit yung ating fight day. Bipolin? Bipolin granules? Paalala din po namin sa inyo na ito pong aming mga nai-share na ito sa inyo ay ang mga bagay-bagay na ginagamit mismo namin dito sa aming conditioning camp. Hindi po namin sinasabi na ito ang the best. Bagkos, ito po ay gabay lamang sa mga gusto din pong sumubok at nagbabaka sakali na magkaroon ng mas magandang resulta sa kanilang mga laban. Ay maaari ninyo pong subukan at kopyahin kung palagay ninyo ito ay posibleng makatulong sa inyo. Salamat sa mga pagtutok ninyo dyan sa ating channel. At nawa kahit papano ang aking mga na-share na idea sa inyo ay kapulutan ninyo ng mga idea na maaari ninyong magamit sa mga susunod yung laban. Hanggang sa susunod ulit na mga vlogs.